mga ka-arts and welcome to Trans Nanay Diaries Art at Home Season 3. And for this day, ay simpleng-simple ang ating gagawin. Di gagawa ulit tayo ng isang tree o isang puno. At ang gagawin natin ngayon ay ang cherry blossom tree. Yan. Ito ang ating gagawin. Kaya naman kung ready na kayo, i-ready na natin ang ating materials and let's begin. I'm sure excited na kayo sa ating artwork for today, kaya naman i-prepare na natin ang ating mga gamit. Unang-una, of course, ang ating paper at ang ating mga coloring materials. For this artwork ay magfo-focus tayo sa ating markers. Markers ang gagamitin natin. So let's begin. So unang-una yung paper natin ay patayo at ang gagamitin natin unang marker ay brown para gawin ang ating tree. Majority ng ating materials na gagamitin ngayon ay ang ating marker, pero may gagamit din tayo ng konting pastel. So dito sa lower part ng ating bond paper, ay gagawin natin yung pinaka-trunk ng ating puno. So gagawin natin is ganyan. Okay? And then after that, ay gagawa na tayo ng mga branches niya. At mapapansin niyo ang cherry blossom ay sobrang dami talaga ng kanyang mga branches, kaya siya talagang sobrang ganda. Okay, so for this artwork ay gagawa lang tayo ng maraming sanga at ganyan ang paggawa niyan. Hati-hatiin lang natin siya ng maliliit. Tapos dito sa gitna, lagyan din natin ganyan. Tapos ang technique sa ating sanga ay habang palayo siya ng palayo ay paliit ng paliit naman yung mga branches niya. Ganyan. Okay. So, dito din, ganyan. Tapos, may mga maliliit na branches na dyan natin ilalagay yung mga flowers ng ating cherry blossom. Ayan. Okay. So, yan na yung pinaka-base natin. At ngayon, ilalagyan natin ang mga linings dito para lang magkaroon ng texture ang ating puno. Tapos, yan yung i-color natin mamaya. Ayan. Okay, and of course, sa cherry blossom, so igagamit tayo ng pink na color ng ating flower. So, ganyan ang ating, lagyan na rin natin ng base dito sa baba. Ganyan, lagyan natin ng line na ganyan. Para meron siyang flow. Tapos, lagyan natin ng mga line-line na ganyan. Line na pa-horizontal, patagilid ng mga lines. Okay, so simulan na natin gawin yung mga flowers niya. So, gagawin na natin yung flowers niya. At dito yan sa ating mga trees. Pink ang gagamitin natin. So, parang ganyan lang yung mga shape niya. Ganyan. Gagawa lang tayo ng maraming ganyan. Punuin lang natin. Maraming ganyan. 1, 2, 3, 4. Ganyan. Okay, gagawin ko ulit sa inyo dito. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Punuin lang natin yan. The more blossoms ng ating cherry blossom tree ay the better. So, pupunuin lang natin kahit sa ang part ng ating tree. Four na petals lang siya. Punuin lang natin tuloy-tuloy kahit sa ang part ng tree natin gustong lagyan ay perfect na perfect yan. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ayan. So dito pa, lagyan pa natin ang mas marami dito. Kasi once na puno na natin siya, ay mas maganda talaga pag puno-puno. Ayan, so dito pwede nating pagpatong-patungan sila. Ayan. Para puno-puno siya. Tapos dito pwede nating pagdikit-dikitin yung mga flowers natin. Para lang magmukha siyang siksik na siksik. Ayan. So, pupunuin na lang natin. Pagdikit-dikitin nyo lang yung mga
petals ng flower. Ayan. So dito, kulang pa dito. Ito, pupunin natin lahat ng area na to para talagang dikit-dikit na siya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Itong cherry blossom tree na to ay sikat ko sa bansang Japan dahil may panahon talaga na punong-puno ng mga cherry blossom tree yung mga daan doon. At talagang pag nakita niyo ito ng personal, ay sobrang ganda-ganda talaga sila. Kaya isa ito sa mga pinakamagagandang flowering trees ng Japan. At kilalang kilala sila talaga sa pagkakaroon ng ganito mga klase. Ayan. So, mapapansin nyo, inapuno na natin yung isang side dyan. At dito, mas maganda lagyan din natin dito yung mga nagfo-flow. Pwedeng may mga sumasabit-sabit na ganyan para mas magandang tingnan. Ayan. Sabi ko nga sa inyo, mas puno ay mas magandang tingnan. So, pwede pa nating lagyan yung mga natitirang spaces dito para talagang punong-puno siya ng flowers. Ayan. Tapos after nito ay kukulayan naman natin yung, of course, yung ating trunk ng brown. Ayan, isasagad na lang natin dito para talagang siksik na siksik talaga sila. Ayan. So, nagawa na natin. Ngayon, maglalagay tayo ng mga konti dito na para mga nalalaglag. Pwede rin nating lagyan dito sa lupa. Kunwari may mga nalaglag ng petals para mas maganda yung effect mo. So, pwede nating lagyan ng mga nalaglag dyan sa baba. Ayan. Nasa sa inyo na lang yan kung gaano kadami ang ilalagay ng mga nalaglag. Pwede pa dito. Ayan. Gusto ko pang lagdagan ng konti dito. Ayan. So ngayon naman ay kukulayan ko na ng brown yung tree. So ngayon naman ay gamit ang aking pastel. May kukuha ko ng kulay brown at kukulayan ko yung aking tree. At magbe-blending ulit tayo ng colors dito mamaya. Gagamit tayo ng ibang shade ng brown para mas maging maganda yung ating tree. Ayan. So base muna to. Kukulayan lang natin ng isang shade ng brown. Tapos mamaya ay mamimili tayo ng isang brown na pang-de-blend naman natin. So unahin muna natin kulayan lahat. Para pag-blend natin mamaya ay mas maganda na yung magiging effect ng ating puno. Tapos please, after yung gawin tong artwork na ito, ay huwag niyo kakalimutan pa-picturean kay mommy at daddy yung ginawa nyo. Tapos i-post nyo dito sa comment section, dito sa baba ng video na ito. Diyan, yung nakita kayo dyan. Comment kalagay. Tapos ilagay nyo yung mga nagawa nyo cherry blossom tree para at least ay makita ko yung nagawa. So, nakulayan ko na ng first base ng brown, yung ating chunk. Ngayon, ikakatungan ko siya ng yellow ochre. Talagang yellow ochre ng chili. I-blend natin. Hindi naman totally lahat. Yung mga maliliit na trunks lang. Ay pwede natin kusipusin. Ayan. Para lang magkaroon siya ng ibang shade. Tapos gagamit pa tayo ng darker na brown na papatong pa natin. So bali meron tayong tatlong colors ng brown na gagamitin sa trunk ng ating tree.
para mas magaganda yung kalalabasan niya. So, i-blend lang natin. Kus lang natin ganito. Tapos nga mayroon itong babae na lagi natin ng konting green. So, ito na yung kinalabasan niya. Pinatungkas siya ng yellow paper. Ngayon naman, nagagamit ako ng isa pang brown. Ito, medyo dark brown. Yeah, ikukuskus natin sa ibang part ng ating puno para magkaroon siya ng shade and shadow. Yeah, hindi naman totally nila. Naninili lang kayo ng area na kukulayan mo. Parang yung kalahati, light, yung kalahati, dark. Then, ang last touch natin ay gagamit tayo ng green. Ang green, ito. Patapin natin dito sa baba. Shishade lang natin sa baba ng puno. Yung pinaka-floor na yung pinaka-sakit ng ating puno. Kukuskusan natin ng green. So, ganyan ang kalalabasan niya. Hindi pa yun, naipot na siya. Tapos, ito, kukulayan na lang natin ng konting pink para lang ma-emphasize yung cherry blossom natin. Kukus-kus-kusan lang natin yung mga parts na nakulayan na natin ito. Hindi naman totally lahat ko kulayan natin. And then, para sa ating final touch, gagamit tayo ng yellow. Kukuskusan natin ng yellow yung paligid ng puno. Yung gilid na lang. Kukukulay lang natin ng ganyan. So, pinuskusan ko ng yellow lang yung paligid niya. Tapos, ipotuloy din natin dito sa mga gilid-gilid ng ating flowers. So, pukuskusan lang natin ng konti yung paligid ng flowers natin. Actually, yung buong puno natin, papaligutan natin ng yellow para lang ma-emphasize yung ating puno. Okay, yeah. So, ito na yung finished product natin. Ayan lang. Gawang-gawa na ating cherry blossom. Kaya naman, don't forget to click share, click like, and click subscribe. At magkita-kita tayo sa susunod nating art lesson. Once again, this is Sashi Vigo. Bye-bye. Thank you.